Welcome to Donmar TV News Channel. Dismayado ang Quezon City Local Government sa dagsa ng mga taong dumating sa isinagawang BBM Duterte Unity Motorcade sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa isang pahayag, sinabi ng Quezon City LGU na sa kabila ng kanilang paalala at pulong na ginanap noong Lunes, tumanggi umano ang organizers ng BBM Duterte Unity Team na makipag-ugnayan sa LGU. Muling iginiit ng LGU ang kahalagahan ng koordinasyon sa kanila upang masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok sa caravan. Nagdulot ng matinding traffic sa Commonwealth Avenue ang sinagawang motorcade caravan ng BBM Duterte Unity Team na inireklamo ng mga motoristang na stranded. Limang araw nang nakapagtatala ang munisipalidad ng Pateros ng zero COVID-19 cases. Kinumpirma ni Pateros Mayor Miguel Ponce III na bukod sa wala na silang active case, ay wala na rin silang naitatalang bagong kaso ng naturang sakit. Kasabay ito ng nasa 100 COVID-19 testing kada araw na isinasagawa ng local government unit. Paliwanag ng alkalde, pangunahing dahilan ng pagbaba ng kanilang kaso ay ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols. Kahit anya nasa Alert Level 2 na ang Metro Manila, ay marami pa rin pagbabawal ang ipinatutupad ng LGU upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit binigyang diin ni Mayor Ponce na pinakamalaking dahilan ng pagsupo nila sa pandemya ay ang mataas na vaccination rate sa kanilang bayan. Almost siguro, Asher, baka mga 96% ng aming adult population, ay buong population ay fully vaccinated. Pagdating naman sa 12 to 17, ay nasa mga 85% na kami sa first dose at more than 50% na kami sa second dose. Ang inihintay na lang namin ay yung pagpayag na bakunahan din yung 5 to 11. Sa datos na nakalap naman ng Okta Research Group, umabot na lang sa 105 bagong kaso ang COVID-19 ang naitatala sa National Capital Region sa unang 7 araw ng buwan ng Disyembre. Kasunod ng Pateros, tig isang bagong kaso na lang ang naitatala sa mga lungsod ng Malabon at Navotas, 2 sa San Juan at tig 3 sa Muntinlupa at Marikina, tig 4 naman sa Valenzuela, Pasay at Mandaluyong. Habang Quezon City naman ang may pinakamaraming bilang dahil na rin ito ang may pinakamalaking populasyon sa Metro Manila. Ela, kasabay ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, sinabi rin ng Okta Research na naabot na ng Pilipinas ang population immunity laban sa nakamamatay na sakit. Ela? So Asher, magandang balita yan, ano, dahil mababa na ang kaso ng COVID. So maaari na itong from alert level 2 ay magiging alert level 1 na tayo. Sa ngayon, wala pa namang kinukumpirma ng pagbaba ng COVID or alert level 1 sa Metro Manila. Bagamat nakantabay tayo sa anumang ipahayag ng pamahalaan, pangunahin na ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Kanina, pinakita ko sa inyo yung nangyari sa San Jose City, Nueva Ecija. Nakita nyo ba? Grabe. Mm-mm. Nakakakilabot. Yan yung mga itsura ng meeting di avance. Alam mo, di ba karamihan kumisan nag-aakot ang mga kandidato para may umatin? Mm-mm. Dito kay Bongbong Marcos, parang ang Diba, aawatin mo pa na kung pwede po. Yung bang, kunyari yung Pasig tumawag, 100,000 po kami. Naku, sabi ko, ganun po ba? Hindi ko masabi na, siyempre ayoko namang sabihin na pinagdadamot natin si BBM, pero ang dami nun, hindi namin alam kung paano yung magiging forma ng motorcade ni BBM dito sa Quezon Commonwealth at saka sa Quezon Boulevard. At yung mga ibang tao rin, lalabas. At aabangan siya sa kanyang pagdaan. Ganun talaga kalaki, Katonying. At na-witness ko rin naman, pati sa Batangas, sa Samar, nakita ko rin yung mga videos ng talagang pagdaan at pag yung motorcade ni Bongbong Marcos at mga rally na ginagawa. Yung po bang kasikatan ni BBM ngayon, tingin niyo po ba matatranslate into votes para sa kanya sa come election day at para sa inyo na local candidates na sumusuporta sa kanya? Una, Katonying, with all humility,
alam mo, ang lokal na kandidato ang nagdadala sa isang presidential candidate. Uh-huh. But in all honesty, with all humility, si Bongbong Marcos na nagdadala sa amin. Nagugulat ako. Hindi ko na rin talaga mapaliwanag kasi kung minsan umiikot ka, sasabihin, oh, kay Bongbong Marcos ka pala. Sige, ikaw din ang tutulungan namin. Ikaw din ang boboto namin. Magta-translate man yung kay Bongbong Marcos sa aktual na boto, nakita na namin yun eh, nung vice presidential candidate siya. Noong 2016, bagamat inaharang siya sa Quezon City, iniipit siya, 2-1 ang naging score ni Bongbong Marcos against VP Lenny Robredo at that time. Talaga layo ng lamang ni Bongbong Marcos. So ngayon, lalo pang lumaki ang nakikita kong lamang, no, sa mga surveys namin, sa aming pag-ipot. Hindi naman sa dahil kandidato ko siya, no, siyang gusto kong maging pangulo. Pero pagka nag-caucus kami, tatanungin ko eh, sino dito ang inyong kandidato? Huwag kayong mahiya, taas niyo ang kamay ninyo. Siguro 99.5%. Meron pa akong 0.5 na ibinibigay, ha? Kasi may mga isa, dalawa, tatlo, magtataas ng kamay, iba yung kandidato. Pero talagang iba. Hindi ko rin mapaliwanag. Alam mo, Katunying, sa amin naman, hindi kami sumama sa kanya dahil nung una talagang hindi naman ganyang kalakas yung nakita namin eh. Siguro, nung kami sumama kay Bobo Marcos, sumampa na kami sa Partido Federal, after about a month, nakita ko tong talagang kung paano siya suporta ng tao, kung paano yung simpatya sa kanya. Hindi ko mapaliwanag kung ito'y dahil din sa ang pakiramdam tao na daya siya noong 2016 elections, o yung kanyang panawagan na talagang hindi siya nagsasalita ng masama at talagang parang pinagkakaisa niya yung mga tao, wala siyang yung hilig, yung defying president. And I think ang ayun, ang aking ang muling paliwanag, Katunying, wala akong nakikitang kandidato magsasabing sila yung nagdadala kay Bongbong Marcos. Palagay ko lahat, pati dun sa Nueva Ecija, eh masasabi nila na si Bongbong Marcos na yung nagdadala sa kanila. Ito talaga, banggit mo yung Nueva Ecija. Yung gobernador namin sa Nueva Ecija, si Governor Oye, ebe, noy-noy na noy, dilaw na dilaw yun eh. Tapos ngayon, ando sa San Jose, pulang-pula. Baka meron kang gusto sabihin dun sa mga gusto sumali dyan sa kwan, sa caravan ninyo sa Wednesday? December 8. Opo, sa December 8 po, nandiyan po si BBM. Inaayos pa po namin na makapunta rin si Mayor Inday Sara. Dyan po kayo mag-abang magmula Commonwealth hanggang dyan sa St. Peter para po sa pagdating ni BBM. Pero siya naman din po, di ba yung nasa gilid ng Commonwealth hanggang Quezon Avenue, doon sa Welcome Rotunda, yan po yung babaybayin lang ating Senator Bongbong Marcos, our presidential candidate. Sana po nandun kayo. 7:30 po ng umaga kami magsisimula. At bahala na daw. Sabi ni BBM, bahala na kung oras matapos. Ganun ka, ano eh. Alam niya, baka maraming tao, pero ganun siya ka-dedicated sa mga tao ng Quezon City. At I guess, may mga taga-Metro Manila din. Katunying, mabuhay ka. Hindi ka nagbago, lalo kang bumabata. Thank you so much. Salamat. Thank you.